organisasyon ng mga diskursong pasalita o pasulat. Isa sa dapat nagyahang pansin ng manunulat ay ang kaisahan. Diwa o ideya sa kanyang mga komposisyon. Coherence. Coherence, pagkakaroon ng kaugnayan ng mga ideya sa kanyang teksto ang na kanyang ginawa. Tayo na't palawakin. Pandagdag. Ito ay mga salita o kataga na ginagamit upang mabigay ng mga panibagong ideya na may kaugnayan sa unang bahagi. Halimbawa, nang ako'y makarating sa bahay, sinalubong ako ng aking mga magulang, pati na ng aking aso na si Brownie. Nang makita niya na hindi na humihinga ang aso, isinilid niya ito sa sako, saka niya inilibing. Panghambi. Si Anna ay mabait, subalit mas mabait si Maria. Akala ko ako ang tinawag, ngunit yung kasama ko pala. Panubali. Ngunit, marami akong natutunan, ngunit tila kulang pa ito. Subalit, mahal mo siya, subalit hindi kanya mahal. Ouch. Panghalili. Ito naman ay ginagamitan sa mga salitang, halimbawa, tulad ng, pareho, hindi lang, iba pa. May dalawa akong pangungusap na ginamit ko ang halimbawa na ito. Ang una ay, marami akong natutunan tulad ng iba't ibang panitikan sa bawat rehiyon. Ang pangalawa naman ay, si Sahaya ay maganda at mabait. Hindi lang maganda at mabait, kundi matulungin pa. Dadako naman tayo sa panlarawan. Ito ay naglalarawan sa katangian, hugis, sukat, kulay, at iba pa ng isang tao, hayop, o ng mga bagay-bagay. Halimbawa, si Ana ay malaanghel ang kagandahan. Ang napakalakas na kulay asul ng dagat ay tila yayakap na sa bangka. At dito naman tayo sa panapos. Halimbawa, kung kaya di na tayo uuwi ng gabi. Bilang resulta, mag-aaral na tayo ng mabuti. Emphasis o tuon tumutulong ito upang magawa ng manunulat na kanyang ideya. Hey, emphasis o tuon tumutulong ito upang magawa ng manunulat ang kanyang ideya. Hey!